sa ating pagkababat, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas mo sa obispong si San Irineo ang pagtupapatatag sa katotohanan ng iyong itinuro at sa masayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kaming dinudulutan mo ng pagbabago, bunga ng pananalig at pag-ibig ay maging laging masigasig sa pag-uunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, narinig ni Abram na sinabi sa kanya ng Panginoon, Abram, huwag kang matatakot ni mga ngamba man. Kalasag mo ako. Kita'y iingatan at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abram, Panginoon, ano pang gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang mangmamana ng aking ari-arian. Sinabi ng Panginoon, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana. At inilabas niya nito at sinabi sa kanya, Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abram, Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa,
bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapate at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng nakakatakot ng pangitain. Paglubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at na maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na iyon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram, wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suobin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at ang pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamumungang malwalhati. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba na ang ubas na puno ng dawang o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabubuting punong kahoy. Subalit nagbubunga ng masama ang masasamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa atin pong unang pagbasa, maganda po ng mga nakaraang araw ay pinagninilayan po natin at narinig po ang kwento ni Abraham. Si Abraham na nakilala ang Diyos at nang sinabi ng Diyos sa kanya, umalis ka dyan sa bayan mo at pumunta ka ng Kana. Agad-agad siya kasama ang kanyang asawa ay umalis. At ngayon po sa ating unang pagbasa, ang Diyos po ay nagbitiw ng pangako kay Abraham na siya ay magkakaroon ng anak. Sabi niya, lahat ng ito, lahat ng ari-arian ko, wala namang magmamana nito. Kahapon nga ho, sa ating unang pagbasa, kung babalikan po ninyo, marami na ho yung ari-arian ni Abraham at ng kay Lot, ng kanyang pinsan. At yung mga tauhan nila ay nag-aaway-away na. Kaya ang napagdesisyonan nila, mag-iba na lang tayo ng lugar. May dalawang lugar, ikaw muna ang pumili. Yung hindi mo pipiliin, yun yung akin. Kaya ho, ang Diyos, habang kausap si Abraham, nagbitaw ng pangako sa kanya na siya ay magkakaroon ng salinlahi na singdami ng mga bituin sa langit. At si Abraham ho ay nanalig kay sa Diyos. Mainam din po sa atin, no, mga Kristiyano, buo ba ang pananalig natin sa Diyos? At pag buo ho, at kung buo po ang pananalig natin sa Diyos, lubos din po ang tiwala natin sa Kanya. Buo ho ang tiwala natin sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya makukuha natin sa kwento ho ni Abraham na sa kabila ng hindi pa katiyakan sa kanya, nanalig siya sa pangako ni Hes ng Diyos. Pero hindi pa ho siya nagkakaanak nito ha. Ni isa wala pa. Pero ang pangako ng Diyos sa kanya, ang salinlahi mo, sindami ng mga bituin sa langit. Nagtiwala at nanampalataya. Kaya maganda rin imbitasyon po sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon na patuloy na maniwala at manampalataya sa Diyos. At sana po ang ating pananampalataya sa Kanya ay buo. Buo ho sana. Siya ho ang pinagkakatiwalaan natin. Hindi na natin sinasalig sa ibang bagay ang ating tiwala at pananampalataya. Kaya po, no, ang tao na buo ang pananampalataya sa Diyos, sabi ho ni Jesus sa Ebanghelyo, mabuti ang bunga. Kasi sa Diyos siya kumakapit. Sa Diyos siya sumasalig. At ang taong malapit sa Diyos, nakikinig sa Diyos, gumagawa ng mabuti. At ang taong lumalayo sa Diyos, lumalayo sa kabutihan.
Kaya ho, no, magandang paalala sa atin, kung lubos po ang tiwala natin sa Diyos, lubos tayo nananalig sa Kanya, ang buhay po natin ay patuloy na nagbabago. Ang buhay natin ay patuloy nating inaalagaan at tinatanggal ang mga pangit nating gawain para patuloy tayong lumalago at nagbabago. Kasi po ang panyaya lagi po sa atin ni Jesus at ang Diyos na patuloy tayong lumago sa kabutihan. Lumago sa pagtitiwala sa Kanya. Lumago sa kabutihan. At ang taong lumalago sa kabutihan, unang-una ho, nakikinig sa Kanyang salita. Kaya ho, no, mag-inam sa atin mga Kristiyano, nabigyan lagi ng puwang ang pakikinig sa salita ng Diyos sa ating buhay. Lagyan lagi ng puwang ang salita ng Diyos sa ating oras kada araw. At doon po lalago ang ating pananampalataya kung tayo ay nakaugat sa salita ng Diyos. At kung nakaugat ang tayo sa salita ng Diyos, hindi lang po ang pananampalataya natin ang lalago, kundi ang buhay din po natin ay patuloy na nagbabago tungo sa kabutihan at kabanalan. Sana po tahakin natin ang daan na ito. Tahakin natin bilang mga Kristiyano ang landas na ito. Ang landas ng pananampalataya at ang landas na paggawa at pamumuhay ng mabuti. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, magdulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayo mga makabagong propeta naway magdulot ng mabubuting bunga sa simbahan at sanlibutan. Ang ating itugon, Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya tungo sa daan na magatid sa pinahahalagang pag-ibig, katarungan at katotohanan, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o mailigaw ng mga huwad at mga mapaghangad na pinuno. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang galit ng mga taong nabiktima ng kawalang katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang may karamdaman at mahihina, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga yumao, nawa ay ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang pagsusumikap, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ama naming nasa langit, ikaw ang aming sandigan sa mga oras ng pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alak na ito.
bundok ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabi nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay at pagpapakasakit ni San Ireneo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ireneo ay parangalan. Sa ikapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga paalaala sa mga nagsisimba.
Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok ng iyong martir na si San Ireneo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kamakahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan nang poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Hesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.